Guys, welcome back sa aking YouTube channel. So, medyo maiba tayo na ngayon, no? Hindi ko, pero may topic tayo ngayon tungkol sa premium bags. May ipapakita ko ng supplier na legit. And then, kung halimbawa prepared nyo, umorder ng mga premium bags, meron akong mararecommend sa inyong seller. And then, ilalagay ko sa description yung kanyang Facebook page para diretso na kayo doon kung halimbawa man o-order kayo sa kanya. And then, pero later na yan, for today's video, gusto ko lang sana mag-thank you sa lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel dahil na-monetize na po tayo ni YouTube! Ayan, 2 days ako na monetize ni YouTube. Nag-text sila na ganito. Ito yung dumating sa akin. And then, I'm super happy dahil noong time na yun, kumakain ako and then nag-iisip ako kung ano yung magiging topic ko the next vlog na gagawin ko. So, habang nag-iisip ako, kumakain ako, tapos nag-pop up sa cellphone ko yung YouTube na congratulations, you are, yun, kung na nakapasa ako sa YouTube partner program, ganyan. Grabe, as in talagang super happy kasi yung journey ko sa pag-YouTube, sa pagiging inaasam ko na maging vlogger is hindi po ganun kadali. Hindi po talaga ganun kadali, guys. From 2017 pa po ako nag-umpisang mag-vlog, pero hindi ako consistent sa pag-upload. Kasi napansin ko kasi, talagang may mga halo, dun sa una kong vlog kasi, may mga halo talaga ako tungkol sa mga business. Pero na-stop yun. Medyo nag-focus ako dun sa lifestyle ko, kung ano yung mga routine ko as a mom, ganun. Pero may mga napanood ako sa YouTube na mga katulad kong small YouTuber pa lang is wag daw muna na kumbaga mag-focus dun sa lifestyle dahil hindi pa naman tayo kilala. So, kung ano yung fashion mo sa tingin mong makakatulong ka sa tao, yun yung gawin mo. And then, napaisip ako na kailangan ko pala talaga mag-stick to one. Sa pag-stick to one, yun yung pag-share ng mga supplier na mga pinagdaanan ko din para hindi na rin kayo masyado mahirapan. So ako, for me, yung goal ko talaga, you know, sabi ko sa inyo, to help other people. Yun lang lagi kong sinasabi na makatulong tayo sa iba. Kailangan yung niche natin, kahit ano man yung niche, kailangan may topic ka na magiging interesado yung tao sa inyo para magkaroon ka ng viewers. Kumbaga, nakakapag-share ka na, nagkakaroon ka ng viewers, and then nakakatulong ka pa sa iba. So, parang ganun yung dapat na gawin ng ibang vlogger din na maliliit na kagaya ko, na wag muna tayo mag-focus sa mga lifestyle natin tungkol sa buhay natin, kung hindi pa naman tayo sikat. Yun yung number one na tip ko para ma-achieve nyo yung viewers na inaasam nyo or watch hour. Dahil ako, ako nga, nahirapan ako sa 1,000 subscribers eh. Lalo na sa 4,000 watch hour, guys. Sobrang ang hirap niya kunin. As in, siguro 1 year ko siya talagang win-workout yung 4,000 watch hour. And then sabi ko, parang wala na tong pag-asa. And then yun nga, nag-pop up sa isip ko na kailangan kong ibahin yung niche ko kasi para magkaroon ako ng viewers, and then nagkataon na talagang online seller ako for 5 years, and then sabi ko, why not na mag-share ako ng mga supplier na alam ko na makakatulong sa iba para hindi na sila mahirapan, diba? Para hindi na sila tanong ng tanong sa iba, and then para hindi sila may scam. So why not sa mga experience ko, bakit hindi ko ma-share yung mga sign para hindi ko yung ma-scam, mga supplier na dapat yung puntahan na legit, mga ganun. Yun yung naging niche ko. Super happy dahil naging effective naman siya, and then happy ako dahil at least nakakatulong tayo sa iba. So, sa mga viewers ko na hanggang ngayon viewers ko pa rin, thank you so much sa lahat ng porta sa panonood nyo sa aking vlog kahit paulit-ulit. Hayaan nyo po, gagawin ko po yung lahat para lalo pa kayong ma-inspired magbenta, no? Sa mga newbie sa pagbebenta or pagiging seller, don't worry, andito po ako para mag-advise. Kung ano yung mga katanungan nyo, please comment down below sa baba para masagot ko kayo. 100% po talaga sumasagot ako sa mga comments, no? And then heart. Kasi na-appreciate ko lahat ng comments nyo eh. Kasi kung hindi naman dahil sa inyo, hindi ako makakapasa sa YouTube, no? So, talagang kailangan ipag-combine mo yung kumbaga, ipagko-combine mo yung tiyaga mo sa kaka-upload ng videos mo, and then tiyaga mo din kaka-answer ng mga questions dun sa mga
comment section ng mga viewers mo. Kasi alam mo, mas magandang nakikipag attach ka doon sa viewers mo. Kasi parang ituturing mo silang kaibigan. Parang ganun. Yun lang naman yung tips ko. Maging friendly ka and then maging humble, di ba? Kasi it's a small YouTuber pa lang naman tayo. Eh. Hindi pa naman tayo ganun kalaking YouTuber. Kaya, you know, respect mo din yung mga comments na sumusuporta sa'yo hanggang nung una, nung bago ka pa lang din, andun na sila and then hanggang sa huli, andun pa rin sila. So, ayan, gusto ko talaga mag-thank you, as in thank you, as in thank you so much dahil na-approve tayo ni YouTube. Dahil sa mga advice ko, siguro makakatulong to sa inyo kahit papano sa mga gustong magsimulang mag-vlog. Yung gusto ko lang maging topic dito or my advice ko is mag-stick to one kayo kung ano yung fashion nyo, kung ano yung gusto nyong kumbaga mahilig kayo magtahi, so yun yung ibablog nyo magtahi. Kung mahilig ba kayo sumayaw, yun yung ibablog nyo sumayaw. Kung ano yung hilig nyo, yun yung gagawin nyo, no? Pero kung halimbawa naman mami na kayo katulad sa akin, and then syempre kasi mas pinili ko kasi yung pagiging online seller dahil yun yung naging niche ko ngayon kaysa dun sa pagiging mami na routine. Pero sa inyo, kung halimbawa talagang gusto nyo mapakita ko ano yung routine nyo everyday ng pagiging mami, pwedeng-pwede yun kasi alam nyo marami naghahanap ng mga ganyang content, no? Kasi syempre nakaka-inspire yung mga ganun. Pwedeng-pwede rin yun, no? Pero sa akin kasi, kung ano yung experience ko sa pagiging online seller, sinishare ko lang kung ano yung mga ideas and tips para medyo hindi maging toxic in the future sa inyo kung halimbawa magbebenta kayo online. Kaya gusto ko pa rin mag-thank you dahil marami pa rin nanonood. Please, please don't skip the ads. Hindi ko na masyado kikwento niyo kung ano yung maging journey ko. Pero para maabot niyo yung watch hour niyo, be consistent. Be consistent talaga sa pag-upload, guys. Dahil napaka-importanting mag-upload ka ng every day. Or kahit sa 1 week, kahit maka-apat ka or tatlo, okay na yun. Basta be consistent. Sa isang linggo, kailangan mag-upload ka kahit 3 to 4 times. Kasi importante yun para ma-reach mo yung 4,000 watch hour. Kasi alam nyo, yung YouTube parang trabaho. Kailangan may habol ka na kota, kumbaga. May hahabulin kang kota. And then pag na-reach mo na yun, then okay ka na. And then medyo may mga process pa na kailangan mo tapusin. Pero the rest, okay na yun. Sunod-sunod na rin naman yung mangyayari. Basta maging consistent ka lang sa pag-upload. Kahit marami na yung subscribers natin, kahit marami na tayong watch hour, tuloy-tuloy pa rin yung pagbablog hanggat nakakatulong ka, ipagpatuloy lang dapat natin. So, ito yung ginagawa ko. Pinagpapatuloy ko para makatulong po sa inyo. Gusto ko lang to isingit, no, yung supplier na premium bags. Kung halimbawa, ipapakita ko sa screen, mag-screen recorder ako, kasi marami naghahanap ng supplier ng premium bags, lalong-lalo na yung mga malalayo. Kung prepared nyo na mag-order ng per box, meron po akong alam na legit supplier, 100%, pwede nyo po siyang tawagan in case na halimbawa gusto nyo magpa-legit check. Kailangan nyo talaga lagi magpa-legit check, kahit lagi kong sinasabi na legit talaga siya, no? Kailangan magpa-legit check kayo and then confirm nyo, tawagan nyo siya kung talagang legit and then pwede kayo mag-video call kung gusto nyo makita yung kanyang items kung talagang legit pa. Maraming paraan para makita nyo kung legit talaga siya. Kung may mapapakita siyang items na may order mo talaga, no? And guys, no, yun yung magiging supplier nyo. Kung halimbawa napili nyo naman siya na magiging supplier, ilalagay ko yung location or description or kaya contact number niya para diretso na kayo dun or kaya Facebook page para kontakin nyo na lang siya kayo mismo makipag-transaction para mas madali sa inyo and then para mas maintindihan nyo yung mga i-explain niya yung mga prices or mga price list na ibibigay niya, no? Ilalagay ko sa description, pindutin nyo na lang yung link, diretso na kayo dun sa group page na, and then message nyo siya, mag-scroll-scroll kayo, mag-observe-observe kayo kung ano yung mga gusto nyong items na napili nyo from her online shop, pwedeng-pwede kayo umorder sa kanya. So, legit siya 100%, pero lagi kong sinasabi, kahit sinasabi kong legit, lagi kayo magpa-legit check para fair sa inyo sa sinasabi ko, para
walang masyadong sisihan, no? So, yan. Gusto ko lang mag-thank you sa lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel. For more update, please don't forget to subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot yung bell dyan sa baba din para ma-notify kayo sa lahat ng aking gagawing videos. More uploads to come pa po. Don't worry guys, mag-upload ako lagi sa once a week, siguro 4 to 5 times ako mag-upload. Itatry ko talaga, tinatry ko yan eh, kasi syempre may anak na tayo, mami na tayo. Syempre, kailangan mo hati-hatiin yung katawan mo or oras mo sa pagiging vlogger, sa pagiging nanay, sa pagiging online seller. Lahat-lahat na kailangan mong ikalahati, ihati-hati yung oras mo, di ba? So, minsan talaga for one week, hindi talaga ako makapag-upload once lang. Pero okay lang, basta may ma-share ako sa inyong bago para naman makatulong sa inyo. So, yun lang. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe. Guys ha, please pakiusap ko po. Please don't skip the ads. Kahit ngayon lang, huwag nyo pong skip yung ads para makatulong din po sa akin, no? Thank you guys and then sana patuloy pa rin kayong manood sa aking YouTube channel. Tatanawin ko pong utang na loob yun or tatanawin ko pong malaking tulong po sa akin yun. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe!